ulit, ulit. About yung sa ano, sa aral. Yung mga tradisyon. Te, ikaw ano dito, panel dito, te, magdi-debate tayo para kalit lang. Punta kayo bukas, ha? Punta kayo. Okay, yun. Kasi ate, wala na. Punta namin yun sa McDonald's. Ako, binahalang ako, black 10 ako, kaso may laro ako sa Regate. Ito, te, wala na. Ano ba yung laro? May anak akong Billboard, dalawa. Sa Philippines ko nag-aaral. Te, sa Jabri ako, black 10. Kailangan ko kumita ng pera. Yun, pero pa may pag-available, okay. Diba sabi nila pag nag-asawa daw. Ang anak mo nandito din? Oo, hindi ka. Anong ginagatas ba niya? Ha? Hindi na ako pag-iwalay. High school na yung isa. Andun yun. Sabi nila dito sa Philippine school. Iba yun. Iba yung istorya. Makinig ka muna. Andun, nakaupo dun. Si Lucy. Diba may nasa Biblia na meron. Sa Muslim o sa Katoliko, sa Kristiyano, sa lahat ng reliyon. Hindi, sa anak ko. Nag-iwalay yung isang tao. Pero may debate sa reliyon. Hindi ako na yun. Diyan ka, diyan ka. Yun ba yung kasalanan o hindi kasalanan? Kapitulo 2, sa clip. Tres. Kasalanan yun. Dos, tres. Ito si Yan, di pa. Sabi sa... Sabi sa, ano, first question. Sarap makinig. Ang sarap makinig ng ganito. Ito rin yung kalaban niyan sa akin. Hindi, si Kamanalo. Si Manalo at saka si Manalo at saka si Kaeli. Sila din yung nakaraan. Sila rin yung nakaraan. 7 ano yan. 7.20 na niya. Hindi, hindi. Hindi, sa Marcos Jason si Duce. Saan ba yung Marcos Jason si Duce? Marcos. Kasi sabi sa Matthew 19 verse 6, ang pinagbuklod ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay na. Oo, tignan mo. Hindi ako nagbabasa, alam ko. Pinagbuklod. Kinasal. Ay, yung sa kinasal. Kasi natukso siya eh. Hindi kasi ang pinatanong niya, kuya. Kasal, ang tinatanong ko, kasal, yung kasal. Hindi, hindi, iba yun. Yung kasal mo na tanong mo. Halimbawa, yung isang tao kasal na. Ngayon, hindi yung tanong mo sa amin eh. Makipaghiwalay, iba rin yun. Makipaghiwalay sa asawa niya, yung asawa niya ba'y magkasala o hindi? Hindi paghiwalay, tapos mag-asawa siya ulit. Ay sabi sa Bible, pag once ang pinagsama nga, hindi na pwede. Iba yun. Hindi na pwede, hindi pa rin pwede magkasawa. Hindi pa rin pwede. Kayo. Alam mo kung bakit? Hintay mo siya, kung namatay siya, doon pala. Na, doon pala. Ba, sabi niya, Diyos lang kung pwede maghiwalay sa inyong dalawa. Ayun, nakatali ka ba? Sabi niya sa 1 Corinthians 7 pala, 7.27. Hindi ako nagbabasa, alam ko yun. Wala ka kay Arnold, Elon. Makipagsikapang ikaw ay makalag. Ikaw ay bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Oo! Anong bakit? Basahin mo sa Juan, basa Marcos 10.12. Ano yung Marcos 10.12? Narinig mo yun! Hindi ba siya mababasa ko sa kanya? O, sige nga! O, ito sa 31 ha. At ang mga nagsisigamit ng salimutan ng tulad. Basahin mo sa Mark 10.12. Kasi sa mga Muslim... Baka ibang Bible yan. Hindi, Marcos yan. Saklit dos! Wedding! Genesis yun. Hindi ba kasi ano ko, kasalanan ba o hindi? Ha? Kasalanan. O, yung kasalanan. Ayun, kasalanan. Ayun na, nakalagay kasalanan. Iba rin yung ibang version. Ayun, kasal. Kaya sinasabi ko sa kanya. Kasal naman, basahin mo sa kasal kung ano. Ang tanong mo sa kasal? Ayun o. Ayun o, tiyo mo. Hindi pa rin talaga pwede mag-asawa eh. Kung ikaw hiwalay sa ng babae ang kanyang asawa at magkasama sa iba. Bakit si Eva at Adan? Kinasal ba ng Panginoon? Kakasala sila. Di, wala pa kasal. May templo ba doon? Di, wala pa kasal nun. Bakit ngayon? Bakit marami ngayon ganun? Depende nga sa tao yun. Free will nga eh. Binigyan tayo ng free will eh. Kasalanan yun. Okay nga, kasalanan yung ginawa. Bakit sa kanon di automatic sa kanyang pagliligo? Magkaibang... Buhay pa o patay na... Buran yun, kuya. Iba-isa lang po yung Quran at Bible. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito, Bible. Iba-isa lang yun. O Bible kasi pag Quran, tapos kahit ano mo yung Bible, magulo. Magulo. Yung dalawang book lang yun dapat, eh. Hindi, ang sabi nga ni Kaeli, kaya hindi siya umano, magkaibang, iba naman kasi ang aklat, ibang aklat ng Kristiyano, ibang aklat ng kaya, hindi, kaya hindi nakipag-debate si Kaeli rin eh. Sa Matthew 1:18. Kasi iba yung paniniwala nila, iba yung libro. Oo. Diba? Iba yung libro pinag-aawayan eh. Iba yung Quran. Kasi ang Kristiyano, sa Kristiyano, isa lang ang libro, Biblia. Sa ano, ang libro, yung parang scriptures, sinulat ng mga scriptures, mga propeta, ng Quran, iba yun. Ng mga Muslim pala. Sa pagdadalang tao ni Maria, ang hindi nadala ng Espiritu Santo. Pero yun, dalaga pa siya, no? Hindi nung kaya ako buboto dito sa dalawa. Kasal ba si Maria at si Joseph? Kasal. Anong verse? Pinabuklod niya sila nung angin eh. Iba yung pinabuklod, iba yung pinagkasal. Hindi. Anong verse? Ganon din yun. Representative, parang pare. Iba yung kasal. Yan nga naging representative. O, search natin sa UP book. Sa UP. Dictionary.
Diba? Matthew 1:20. Ayo, may dictionary. Brad. Paano nga ba, Papa? Gusto kong malaman, Papa, rin paliwanag. No. Sa Matthew 1:18. Saan? Pinagbukin na ito ng Diyos eh. Bakit? Ay ano ko, kung saan nakasulat yung kasal. Kung anong verse. Naniniwala ko, ang kasal ba may abay? Saan ba ginagamit yung abay? Ang tanong ko, Yung question mo, kuya, kasi nandun na yung sagot eh. Walang, kasi hindi naman literal na kasal ang sagot eh. Sabi nga, pinagbuklod, kasal, pinag-isa. Ibang word na yun. Pare-pareho lang yun. Kasi dati, malalim ang salita. Diba? Pinagbuklod, pinagsama yung Diyos. Pinagbuklod, pinagsama. Ito ba? May mababasa ka bang kasal? Toma na lang tayo. May mababasa ka bang kasal? Hindi ko pa alam. Toma na lang. Shot. Walang nakasulat na sa Bible. Panalangin. Panalangin. Dasal. Kasi iba-iba yung salita, kuya. Iba lang yung salita. Pero yung... Isa lang ibig sabihin. Content, isa lang yung content niya. Yung dasal, di ba? Wala sa Bible. Pero lagi natin minabanggit. Magdasal ka. Pero wala sa Bible eh. Ano lang nakasulat? Prayer. At sa Bible nakasulat yun. Dalangin. Prayer. Panalangin. Panalangin. Manalig. Prayer. Isang meaning, iba-iba ligway lang. Kaya yung ano, yeah. Berna! Diba, anghel ang nagpa-ano kayo sa tsaka kay Maria, dapat ihiwalay na siya. Pangit! Pero huwag kang umano. Kasi may tanong kong aduod kung anong verse, kung tatanong ako kung may verse pa ang salitang kasal. Wala nga! Huwag mo isipin yung salitang kasal. Gusto ko lang malaman yung mayroon. Diba, huwag mong hanapin yung salitang kasal mismo. Yung ibang ibig sabihin nun. Diba? Ano ba yung kasal sa English? Oh. Wedding. Okay rin ba? Oh. Wala. Oh, ano ba? Pinagbuklod. Andito ako sa ambasador. Ba yung pinagbuklod? Oh. Parehas lang yun, kuya. Halimbawa kayo, may lalaki. Kilalive ko kayo? May lalaki babae. Sabihin sa'yo, pinagbuklod ko kayo. Asa kabahin ko kayo? Oh, pinagsama. Oh, pinagsama. Kasal yun din. Ilang ibig sabihin nila dati? Ang bulit ang buta. Bro. Ang ko lang yan. Akong tayo. Yun ang ano salita dati. At igilan na aking kalokohan na to. Hindi porkit eh, ano.